ginawa ko ang Sarikaw, isa siyang documentary tungkol sa isang kanta ng Irayo Mangyan sa Magnot, Abre de Ilog sa Occidental Mindoro. Yung documentary, pinili ko yung documentary nung nakilala ko yung mga Irayo Mangyan kasi nakikita ko na documentary, yun yung tamang genre ng film para maipahayag yung kanta, para makanta ng mga taong taga doon talaga na Irayo Mangyan yung mismong buong kanta. Naisip ko na din na pwede siyang maging feature film, pero mas gusto ko na yung mismong mga tao, mga bata na Irayo Mangyan Magnot, yung kakanta nung kanta nila sa kanilang lengguahe. Kaya ako pinili ang documentary dahil gusto ko itong maging realistic na yung mga totoong tao na parte ng buhay nila, sila talaga yung magkukwento, sila talaga yung magsasabi kung anong kahalagahan ng kultura nila, ng lengguahe nila para sa kanila. Ang Sarikaw ay isang documentary tungkol sa isang kanta ng Irayo Mangyan Magnot. Ang pangalan nga ng kanta ay Sarikaw, o kung sa Tagalog, ang translation ay Corona or Crown. Ito ay nag-iisa na lang kanta na alam ng Irayo Mangyan ng Magnot sa Occidental Mindoro dahil yung kanilang community, nasa lowland na sila. Yung Irayo Mangyan sa Magnot, hindi na sila gumagamit ng Irayo Mangyan. Kaya parang napaka-importante nitong kantang to dahil ito na lang yung alam nila sa kultura nila, ito na lang yung alam nila na kanta sa lengguahe nila, at ito na lang yung parabang pinangahawakan nila sa kanilang kultura. At gusto ko ipahayag dito sa documentary na to na ang bawat kanta sa lengguahe ng indigenous people group sa Pilipinas ay napaka-importante. At dito nga sa documentary na ito ay sinubaybayan ko yung buhay ni Gloria na isang batang Irayo Magnot na nakakanta pa niya itong kanta na ito dahil siya na lang yung isang native speaker ng Irayo Mangyan Magnot sa kanilang community. Kasi galing siya sa isang community sa may bundok. At nasubaybayan ko din na kung paano niya pwedeng maipasa itong kanta na ito dahil nga siya yung nakakaalam ng kanta na ito sa kanyang kapwa kabataan. Dahil makikita din natin sa documentary na ito na yung mga matatanda, mga nanay, mga tatay, kahit na yung amayan o yung tribal leader nila ay hindi na rin marunong mag-Irayo Mangyan. Dahil nga kinalakhan na nila yung Tagalog, dahil matagal na silang nabuhay kasama ng mga Tagalog dun sa lowland. Isang aspeto din ng documentary na ito ay yung tension sa lupa. Dahil ang documentary na ito ay nagpapakita ng kahalagahan din ng lupa ng mga indigenous people groups. Ang Irayo Mangyan Magnot, meron talaga silang lupa sa bundok, ngunit kinakailangan nilang bumaba sa kapatagan dahil sa alitan sa lupa ng kasama ng mga NPA. At ninais nila na pumunta na lang sa kapatagan para hindi madawit sa kahit anong problema. At mas nakasama nila ang mga Tagalog at hindi na nila mabalikan yung lupa nila at hindi na din nila makasama yung iba pang Irayo Mangyan Magnot sa bundok. Sa proseso ng aking paggawa ng documentary na ito, ang pinaka naging importante na pinagtuunan ko talaga ng pansin ay yung storya. Kasi bilang isang documentary filmmaker, naniniwala ako na ang storya ang pinaka-importante sa isang documentary. Kahit gaano pa kaganda yung iyong camera, kahit gaano pa kalinaw ang iyong sound, o kahit gaano pa kalaki ang budget mo. Pero kung ang istorya mo ay hindi malinaw, hindi buo, mahirap magkwento ng isang documentary. At hindi lang dahil sa isang storya, pero naniniwala ako na ang tao ang sentro ng isang documentary. Ang buhay nila, ang storya nila, ang sentro ng isang documentary. At kung hindi mapagtutuunan ng pansin ang pagbuo ng documentary na nakatuon sa isang kwento ng isang tao, ay maaring makaligtaan yung
kagandahan ng isang kwento ng isang buhay. Dahil pwede tayo magkwento ng magkwento, pero ano ba talaga yung buhay ng isang tao? Ano ba talaga yung mahalaga para sa kanya? Ano ba yung pinapahalagahan niya? Natutunan ko din na sa paggawa ng documentary na ito, na mas mahalaga yung nabubuo mong relationship sa iyong subject o sa community na iyon. Dahil hindi lang para sa kanila, dahil outsider ako sa kanila, hindi lang isa itong project or hindi lang ito isang documentary, pero para sa kanila ito'y pagbubuo ng relationship, ito'y pagbubuo ng connection, ito'y pagbubuo ng pagiging yung magkasama sa lakbayin ng paggawa ng storya. At hindi lang ito director ako at sila ay subject, pero nakita ko sa kanila na tinuring nila ako na bilang parte ng kanilang community at hindi nang bilang isang director at hindi lang bilang isang filmmaker, pero kalakbay nila at isang tao na gustong magkwento ng kwento nila. Ang isa pa sa mga natutunan ko sa documentary na ito ay ang pagpapahalaga sa sarili. Dahil nung panahon na yun, pinabayaan ko din yung sarili ko. Naging pinakamalaking hadlang para sa paggawa ng documentary na ito ay nagkaroon ako ng sugat sa binti ko. Binaliwala ko yung sugat nung nag-hike kami doon sa isang bundok sa may community ng mga Mangyan. Tapos matapos ng ilang araw, nagkaroon na ng boil yung sugat ko, tapos dumami na siya. Nagkaroon ako ng desisyon na umalis muna doon sa community at magpagaling. Natutunan ko na bilang isang filmmaker, hindi lang mahalaga yung pelikula na gusto mong gawin. Pero na bilang isang filmmaker, pinapahalagahan mo din yung sarili mo. Dahil sino nga naman ba ang gagawa ng documentary kung hindi isang filmmaker din naman? At pagpapahalaga sa katawan, pagpapahalaga sa pagtulog, pagkain, at pagpapahalaga sa sarili. Natutunan ko din sa paggawa ng documentary na ito, sa Rikaw, ay ang pagiging bukas sa community na kung ano yung gusto mong gawin. Hindi lang yung basta ka mag-shoot, dadali mo yung camera mo at mag-shoot ka na ng videos, na ang daming kailangang ipaalam sa isang tribal leader, ipaalam sa community. Dahil unang-una, sila yung lalabas sa pelikula, sila yung makikita ng mga tao, at sila yung may dala ng storya mo. At gusto kong protektahan kung ano yung mga mukha na lalabas sa pelikula ko. At siguro, parte yun na pagiging authentic bilang isang documentary filmmaker. Hindi mo binabaliwala yung importansya, yung buhay ng mga tao na nasa pelikula mo. Na may buhay din sila bukod doon sa pelikula mo. At magandang protektahan sila. Naging maingat din ako sa pagpapakita ng kultura nila na hindi ko ine-exoticize yung kanilang kultura na ganito ang mga Mangyan, dapat silang kaawaan o nakakaawa sila. Pero gusto ko ipakita na mismong sa kanila may pagbabago ng kultura. At naniniwala ako na lahat ng kultura, lahat ng people groups ay may pagbabago naman talaga. Pero gusto ko din ipakita na kasabay ng pagbabago na yun, may mga bagay na nawawala o may mga bagay na sana ay mapreserba pa. At yun yung kahalagahan ng pagdodocument ng culture, pagdodocument ng kanta, ng tribal dances o mga traditions. Dahil ito na lang yung meron, ito na lang yung magkakaroon sila sa hinaharap. At bilang visual anthropologist, gusto kong ipakita sa video o sa photos man yung ano yung meron sila at ano yung kagandahan ng kung anong meron sila. At isa sa mga natutunan ko yun, na i-appreciate kung ano yung meron sila, yung mga tao na kasama ko. Isa pa sa mga natutunan ko sa paggawa ng Sarikaw ay bilang filmmaker, na i-enjoy yung pag-shoot, paggawa ng documentary. Bilang kasi isang filmmaker, minsan iniisip natin na
kailangan ito yung mga shots na kailangan kong kunin, nasusunod ko ba yung shot list ko, nagagawa ko ba ito ng tama, at na-stress kapag nasa field. Pero natutunan ko na kailangan i-enjoy yung proseso ng filmmaking, na hindi ito basta isang trabaho lang, isang project lang. Pero kung nandun ka ba ng buo, at naibibigay mo ba sa ibang tao yung pagmamahal o yung presence mo, na nakakapagkwento ka, nakakapag-exchange kayo ng kwento, nakakapag-exchange kayo ng buhay. Dahil ang isang documentary ay hindi lang one way, pero ito'y pagtatagpo ng kung ano yung meron ako at kung ano yung meron yung community na kung nasaan ako. At natutunan ko na sa Sarikaw na mag-enjoy, na may mga panahon na maliligo kami sa ilog, kasama ng mga airayang mga na bata, o pupunta lang kami sa mga sa palayan, o yung mga lugar at mga ginagawa nila na nag-enjoy yung mga bata. At hindi lang ito isang shot list, hindi lang ito part ng isang shot, pero pagkilala na rin ito sa mga tao na lumalabas sa pelikula ko. At masasabi ko na matapos man yung paggawa ko ng Sarikaw, kahit tapos na yung project, tapos na yung documentary, ay makakabalik ako doon sa community na may bit-bit-bit ako na, ito yung mga ginawa namin noon, ito yung mga pinagsaluhan namin, ito yung mga kwento na hindi man nailagay doon sa documentary, pero pinagsaluhan namin at pwede namin balikan. Mag-iraya dito eh. Eh di, hindi na sasalip na mag-iraya. Pero ako yung meron ding alam ka ito. Ano yung mag-iraya, yung mga salitang iraya? Dito naman na kami sa Latag lumaki. Hindi na sa marunong naman mag-iraya yung mga ike sa bundok. Yung mga magulang naman, hindi rin maalam na mag-iraya eh. 68, yun. Yan ang dami ng pamilya dito. Pamilya pala ang yan. Basta yung pwede nang bumuto. Yun. Yung halimbawa sa local government sa pamahalaan, yung boboto ay 200 mahigit. Hindi kasama yun, yung mga bata, hindi. Kaya lahat yung aking nasasakupan, lahat dito, ay 330. E di yun noon nga yung iraya ay sa bundok pa. E di hindi marumang maglaba o. Ang ikaan ay balingoy. Kamuti. Dahil na sa bundok na eh. Hindi nabiling sabon. Hindi nga naglalabay. Takot ng tubig. Hindi ko. Kambing yata. Yan. Takot pumunta sa bayan. Ngayon na lang naman yung kanina punta sa bayan. Takot ng Tagalog. Turara ng mga katutubo ay yung mayor ay yan ay Amayan. Ang ibig sabihin yung Amayan, siya yung nakakaalam ng lahat ng katutubo, yung tubo sa community. Kinukuha nila sa diyan sa panlabas. Oo, dapat sana hindi sana ang turan sana nila sa akin ay Amayan. Na panlabas sila. Ay, niyo. Yun. Dapat sana sabihin nila sa aking Amayan. Nandiyan ang ating Amayan. Yun. Ngayon ang kanilang pinaobra ay hindi yung salitang kultura ng katutubo. Yung salitang
Ayan, sinagis na nga yung mga salitang salitan pala. Salitang nga! Ating lasong rumpiyakan paun kadumaun na ay maratong no ako patindog sa kuning rupangan sari kau disin mamaki magirum maki magirum kaya pag na ay sari kau no lumabuhani sari kau di sini, mama kima girum. Apa, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Wala na kaming talintuhan yung gawan ng yung mga tanda. Hindi sinabi yung kung anong kahalagahan nito. Okay. Kung ano ang kahulugan. Hindi nila naisabi. Eh, nagpaturo din kami niyan. Na kinuha din sa isang tao. Mga doon, sulo. Doon kami niyan. Halimbawa, pag ganito, ang ibig sabihin ay ito, ito ay iyan ang salita natin. Ligwahi. Ligwahi ng salita. Ako nakatira sa Magnot Balaw. Nagiwala yung magulang ko, kaya po ako dito nakatira kila Tate Adan. Yung nakuha ko nga doon siya kuhan yun, sa kanyang shalo, sa lula niya. Ako sa akin gano'n ang tumira, sa kanyang ina naman pag-alagala. Hindi ngayon malaki na siya, isang taon na siya dito sa akin eh. Hanggang dalawang taon na. Malit pa siya sa kinuha ko doon eh, malit pa. Hindi nga ngayon siya ngayon nandito siya sa akin. Hindi nga nakatira yan sa tatay niya doon sa Chikina. Doon nakatuto siya ng Iraya. Kanyang ina-inahan ga. Doon siya nakatuto ng Iraya. Noon na ako hindi marunong di Iraya eh. Sa kanya na ako natuto eh. Sa kanya ako nakarinig ng Iraya, salitang Iraya. Ang mabiyasa magsalita niya na eh, taga doon sa Alatin eh. Nagaling sila din sa hulo ng laka. Lahat ay sanay sila dyan. Dahil na sila, ay pagkamisan ay madalang silang bumaba dito. Noon naman, yung mga matatanda, yung nakababa na sila, nalimutan ito sa mga bata. Gusto ko pong maging teacher. Gusto ko pong turuan ng mga bata dito, mag-iraya. Para pong matuto silang salita. Ay, pagka hindi sinuturo, ay makakalimutan yan nila yan. Pag hindi palaging iyan ang iyong pinamumulat, ay makakalimutan yan. Sambot!
Yan. Sige, 5 pesos na lang. Sige po. Ten. Saan? Ten ito, ten. Ah. Anong gusto mong kulay ito? Anong gusto mong kulay? Ayan. Dito! Magkano po yun? 10 pesos. Thank you. Paan nakuha? Meron po sa pisamilan. Sa bibig. Pero sa bibig! Strong po yan. Alin yan? Dapat pangatilihin natin ang iraya natin. Huwag natin tapuhin. At maski saan tayo magpunta, dapat iyan ang ating sasalitain natin. At yan ang mahalaga ng ating sariling kutuba. Oriental, occidental, Mindoro, Romblon, Kalalapan, Palawan, Puerto Princesa, Romblon, Marindoke, nagmimingig ang iyong ganda, pag-asa na. Ni Maropa ang aming kinakanta sa school. Nagturo po si Ma'am Melet de la Rosa. Iraya pa bagay, hindi na marunong mag-iraya. Pag wala nang magpapamulat, maaaring maiwanan nila yung kultura. Pero pag may magpapamulat yun, maaaring lang maisasalba nila hanggang sila ay nagsianak-anak pa yung mapapatuloy nila. Iyan ang kailangan. Dahil ngayon, ang kataasan noon, ang mga katutubo ay walang sa pag-aaral ay hindi nila alam. Hindi nila alam, wala sila yun. Dahil na ngayon, ang kailangan ay edukasyon. Yung nag-aaral sila. Dapat iyan ang mapapamana sa mga. Pero kailangan, mapapamana din yun, kailangan yung salita ay mapamana din sa kanila. Ito ba? Sanggap. Kunin tukwanan mapa ang turun. Sari kau mapawa babatay na aysa. Ikabi ay sari kagisin ba maki magirum. Maki magirum kaya pagsa ay sari kau. No.
Diyos ako nang mananawin. Ngunit nagwanan, mapa ang turun. Sari ka mapawa, babatay na ay sa. Sari ka kasimba, makimagirong. Makimagirong kaya pag sa ay sari ka. Saan kunin kiray akitan, layo'y lumuhod sa kunin paahan, at sa gintong lusot ako sa'y agasan. Agasan sa rikaw di sinba, makimagirong magirong, kay pa sa rikaw dalumabuani daldaw. Kaanggap na banal no ako'y apulawan. Sari ka di Simba, makibang!